Hello friends, good morning, good afternoon, good evening sa mga nagroon. Well, hello. Kumusta po kayo dyan? Andito na naman ang inyong kaibigan, si Parmagee. Actually, it's George Parmagee. Nalagaantog sa inyo ng bagong video. Siguro naman napanood nyo yung mga previous videos ko. Siguro 3 consecutive videos ang inyong napanood na tungkol sa Pumirik. So this time, babago naman tayo. I'm going to bring you an action video. Dito po, tungkol po ito sa kasaysayan ni Ronnie Ricketts, isang action star, master of martial arts, writer, director, producer. At dito po nyo malalaman kung paano siya nag-umpisa sa showbiz bago siya pumasok ng showbiz. Ano bang naging kalagayan niya. At malalaman nyo rin dito kung sino ang nakadiscovery sa kanya para maging action star. Well, yan po ang kabuuan ng video na ito. At inasahan na panunodin niyo ito hanggang matapos. Para wala kayong makaligtaan na impormasyon tungkol kay Ronnie Ricketts. Now, just sit back and relax. Because if you're ready, let's jump into the video. 5 taon pa lang si Ronnie nung turuan siya ng kanyang kapatid na si Tufer ng martial arts. Dito niya nakuha ang galing niya sa martial arts. Bago siya pumasok sa showbiz, siya ay nag-ramp model muna sa mga hotels like Manila Hotel, Silahis, Hyatt. Noong bago pa lang siya sa pelikula, ang mga papel niya ay mga glamour or sweet roles. Kadalasang katambal niya noon si Ms. Maricel Soriano. Subalit, isang araw, may nakapansin sa husay ni Ronnie sa aksyon na nagbigay sa kanya ng break. Sino kaya ito? Pakinggan natin si Ronnie. Tito Dolphy naka-discover sa akin, Doc, hindi pa action, glamour-glamour pa, pogi-pogi. Tito Dolphy, pero nakita ni Tito Dolphy na mahilig ako sa action, sabi niya. Bigyan ng routine tong bata, sabi ni Dolphy, at nagpakitang gilas naman si Ronnie. At voila, dito na nag-umpisa ang kanyang action image. Panoorin natin ang ilan sa mga tanyag na pelikula ni Ronnie. Alam niyo ba, ang pag-asenso ni isang tao nasa kanyang sarili? Kung may pantay-pantay na karapatan. Karapatan? Yan naman palagi sinasabi niyo eh. Kampi tayo. Dito. Tiyak, tutumba kayo. Toto! Gusto may gutabus yung ngayon? Ang kanyang comeback movie. Ladies and gentlemen, bukod sa kanyang pagiging mahusay na action star, si Ronnie ay naging scriptwriter din sa pelikula. At hindi lang yan, siya ay naging movie director at producer ng napakaraming pelikula. Noong 1993,
iginasal si Rory kay Maris. Napakaganda ang kanilang pagsasamahan bilang mag-asawa. Bunga nito, sila ay nagkaroon ng anak ng dalawa na sila Rachel at Marella. Naging isang napakasayang pamilya sila. At hindi nila maiwasan na mag-ensayo araw-araw ng martial arts. Si Maris, si Rachel at si Marella. Kasama ang kanilang ama na si Ronnie. Kung si Tony naman ang pag-uusapan, siya ay nag-iensayo araw-araw. Pagkatapos ng indoor workout niya, hindi may iwasang tumakbo siya kasi ito ay isa sa mga paborito niyang libangan at ehersisyo na rin. Naging chairman siya ng Optical Media Board pero noong 2019 naakusahan siya ng graft pero noong 2022 siya ay na-acquit. Subscribe to my channel. Napanood nila, also press this bell icon. Operasyon na dalawang tungkol kay Ronnie Ricketts. Diyo ba? Now, para naman nagustuhan nyo ang inyong ang video na ito at masaya ang inyong panonood. Well, sa kayong po, tapos sa buko yan, si Ronnie Ricketts ay masayang kasama ng kanyang pamilya. Di ba, naging OMB or Optical Media Board Chairman siya. Di ba, as per this video, nakita niya naman kung paano nagselto ang kanyang graph charges. So then, naging successful talaga ang buhay niya because nag-line producer ng mga pelikula na siya rin ang lumanap at siya rin ang nag-direct. Of course, with the assistance of his wife, or his loving wife, Maris, pinagtulungan nila po na itatag at pinagtibay ang Rockets Films. At marami rin silang pelikulang nagawang pag-asaw. Now, saan po marami ang natutunan sa video na ito? At inuulit po, sana po ay nag-enjoy kayo. Lalo-lalo na sa panonood ng mga action scenes ni Ronnie Ricketts. So, till here for now. As always, keep safe, take care, and God bless. Thank you.